Welcome to BusyGram.net, ang YouTube channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Sa episode natin ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang tungkol sa mga congressman na pinangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot umano sa mga korupsyon na nagaganap sa isang ahensya ng gobyerno. Kaugnay dito ay muli na namang lumutang ang pangalan ni Representative Alfred Vargas na kung matatandaan ay na-issue din itong nakaraan kaugnay sa kanyang pelikula na dinidiscredit umano dahil sa pag-inhibit o pag-hindi pagboto niya sa ABS-CBN franchise noong nakaraang July 2020. Aalamin natin ang mga detalye tungkol dito at kikilalanin kung sino-sino pa ang ibang mga congressman na pinangalanan ng Pangulo. Pero bago yan, kung di ka pa nakapagsubscribe sa BusyGram.net YouTube channel, ay i-like at i-share ang video natin ngayon. Pindutin ang subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Matunog na naman nga ang pangalan ni Representative Alfred Vargas dahil sa pagkakabanggit at pagkakasama niya sa mga pangalan ng mga congressman ayon kay Pangulong Duterte ay umano ay sangkot sa korupsyon sa infrastructure projects ng gobyerno. Nitong nakaraang araw na Linggo ay ginawa ang pahayag na ito ng presidente. Matinding pagtanggi at pinabulaanan ng aktor na si Quezon City 5th District Representative Alfred Vargas na sangkot siya sa nangyari umanong korupsyon sa infrastructure projects ng gobyerno na partikular nga sa DPWH. Iginiit ng aktor-politician na si Representative Alfred Vargas, 39-year-old na isang official statement nitong Martes, ang kanyang pagkontra at pagpabulaan na sa mga pahayag ng presidente na kanyang kinasangkutan. Para sa hindi nakakaalam, si Alfred Vargas ay miyembro ng PDP Laban, ang political party ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paglilinaw na ito ay ginawa ni Congressman Vargas matapos mapapilang ang kanyang pangalan sa siyam na former at incumbent congressman na ayon kay Pangulong Duterte ay sangkot sa manumaliang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Binigyan ng mga pagkakakilanlan ng Pangulo ang mga mambabatas na iniuugnay sa katiwalian sa DPWH at ito ay ginawa sa kanyang televised address nitong Lunes ng gabi. Binanggit din ng Duterte na ang pangalan ng ilang district engineers ng DPWH na sangkot umano sa anomalya at hiniling ang pagsibak sa pwesto sa mga ito. Ang listahan ng mga pangalang binahagi sa publiko ng Pangulo na ibinatay sa reports na isinubmit ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa Office of the President. Kung babalikan ang ginawang announcement ng Pangulong Duterte ay bago basahin ang mga pangalan, niliwanag niya na wala pang matibay na ebidensya laban sa mga nasa listahan ng PACC kaya itinuturing na inosente pa rin ang mga ito. Pahayag ni Duterte kasabay ng mensahe niya sa mga nasa PACC list, "The public should be aware that there is no hard evidence. That's one, that it cannot be translated by just reading the names that they are already guilty because presumption of innocence would lie all throughout until conviction or acquittal. I just want to assure everybody that yung pagbasa sa pangalan nyo is not a condemnation or indictment that you are guilty or something." Kabilang sa mga pinangalanan ni Duterte si Congressman Alfred Vargas. Matapos nga nito ay nagbigay ng pahayag si Representative Alfred Vargas at isinisi niya sa kanyang mga kalaban sa politika ang pagkakabilang niya sa PACC list. Ayon sa kanyang pahayag, "Mukha pong napadalhan ang PACC ng maling impormasyon ng mga nakakalaban natin sa politika. The President himself stated there's no solid evidence and mentioning of names is not an indictment. I'm certain that I will be cleared." Hindi raw siya makakapayag na sirain lang ng mga ito ang kanyang name and reputation with wild accusations bereft of the truth. Ayon kay Alfred Vargas, si Pangulong Duterte na mismo ang nagsabing walang hawak na matibay na ebidensya ang PACC laban sa mga personalidad na nasa listahan na binanggit nga niya sa kanyang live noong Linggo. Dahil dito, kumpiyansa ang kongresista na agaran niyang malilinis ang kanyang pangalan sa isyong ito. Handa raw din siyang na sumailalim sa investigasyon upang patunayang inosente siya. Hindi nga ito ang unang pagkakataon na naging maingay ang pangalan ni Alfred Vargas dahil nitong nakaraan lamang ay nagsalita na siya kaugnay sa pag-inhibit niya noon sa pagboto sa ABS-CBN franchise. Dahil din ito sa kanyang pelikula na ayon sa kanya ay dinidiscredit umano lalo na ng mga ABS-CBN supporters. Ayon sa pahayag niya na lumabas sa Inquirer,
people called me names, nabastos tayo, until now people use this issue against me and my movie. I just want to set the record straight, I inhibited from voting because of the circumstances that I was in. We want to always follow the law. Everyone is entitled to his or her own opinion. I've already accepted that I have bashers, I just ignore them. I thought at least we have something to talk about aside from tagpuan. It's just that my parents, especially my mom, taught me that if people are saying wrong things about you, it's your responsibility to correct them. I just want to say that it's not true and I voted yes or no or even abstain. What records will show was that I inhibited from voting. When it was time to vote on the franchise renewal, my legal team discovered that I have a personal and pecuniary interest because I have an outstanding contract with one of the departments of the network that I have been to uphold. They said if I would benefit from the voting, then I surely couldn't participate. I needed to inhibit out of delicadeza. If not, I could be subject to an ethical case and this could cost me my job as a congressman. I understand why other people reacted the way they did at the time. He was the first one to understand my position. When I explained to him why I needed to inhibit, and he said he understood, I felt calm and happy already. People tend to spread lies or say libelous statements when they are emotional, but Mr. Katigbak is a decent and smart person. He understands the realities. Sino-sino nga ba ang mga kongresistang sangkot umano sa nabanggit ni Pangulong Duterte? Inihayag ni Pangulong Duterte ang mga pangalan ng 8 nanunungkulang kongresista at isang dating mambabatas na naiugnay sa sinasabing katiwalian sa mga proyektong pampubliko, kabilang ang mga kickback at influence peddling. Inatasan din ng Pangulo ang pagpapaginhawa ng halos isang dosenang engineers ng Department of Public Works and Highways na naiugnay sa umano'y anomalya. Binigyan din niya na ang pagsasama ng mga mababatas at engineers sa listahan ay hindi otomatikong nangangahulugan na sila ay nagkasala ng maling gawain. Ang mga kongresista na inakusahan ng kikipag-ugnayan sa mga engineers ng distrito upang gumawa ng katiwalian ay sina Josephine Ramirez Sato ng Occidental Mindoro, dating mambabatas na si Teddy Bagilat ng Ifugao, Alfredo Paulo Vargas ng 5th District ng Quezon City, Henry Oaminal ng Misamis Occidental na isang Deputy Speaker din, Alisa C. Shinatan ng 4th na Distrito ng Isabela, si Paul Dasa na 1st Distrito ng Hilagang Samar, si Angelina Helen Tan ng 4th na Distrito ng Nalalawigan ng Quezon, si Eric Yap ng Party List ng ACCIS na siya rin tagapag-alaga ng Distrito ng Kongreso ng Benguet, at Geraldine Roman na unang Distrito ng Bataan. Sinabi ni Duterte na ang listahan na ibinigay sa kanya ay hindi kinakailangang bumuo ng ebidensya laban sa mga mambabatas. I just want to assure everybody that the reading of your name is not a condemnation or an indictment that you are guilty of something, in the same manner that I would tell the people that do not take it as a gospel truth. Kinilala ni Duterte ang DPWH bilang isa sa pinakakurakot na ahensya ng gobyerno, na inintasan ng PACC na unahin ang departamento at ilang iba pang mga tanggapan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? I-comment mo lang inyong opinion sa comment section at huwag din kakalimutang i-like at i-share ang video natin ngayon. Pindutin ang subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos.